kaka-showbiz. Nakatakda sanang bumalik sa second season ng Idol Philippines bilang isa sa mga hurado ang its Showtime host. Katunayan, excited na raw ito na bumalik sa nasabing singing talent reality show, pero ang lahat daw ay nagbago dahil sa isang pagbabago sa line of judges ng nasabing franchise show. Si Vice, dapat talaga nasa season 2 siya. Noong nabalitaan niya na si Sarah Jeronimo, si Regine Velasquez at siya ang uupo bilang mga hurado. Kasi sabi ni Vice, gusto niya makatrabaho si Sarah. Excited siya to work with Sarah kasi yun ang parang nagpapaangat ang puwet niya. Nagpapa-excite sa kanya para maging hurado ulit, pagbabahagi ni OG. Tapos sabi ni Vice, biglang nawala si Sarah. Syempre parang nabawasan yung excitement ni Vice nung hindi na nga pwede si Sarah. Alam mo naman si Vice, kung kilala mo si Vice, alam mo naman yan, parang hindi mapakali ang puwet niyan. Na-excite siya sa isang gagawin niya, so parang hindi siya na-excite, pahabol niya. Gayunpaman, nilinaw naman ang talent manager turned vlogger na hindi replacement ni Sarah ang parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda. Bagkus ang komedyante Mangaraw ang nagrekomenda rito para makapasok bilang isa sa mga miyembro ng inampalan ng nabanggit na talent show. Hiningan siya ng suggestion kung sino ang pwede at naisuggest niya si Chito Miranda ng parokya ni Edgar para daw may masa appeal. Kapit pa rin sa masa, paliwanag niya. Pero gaano katotoo ang tweet na tinanggihan din ni Sarah G ang mapabilang sa nasabing reality show, kaya hindi ito natuloy sa second season ng Idol Philippines bilang hurado. Sina Vice Ganda, Regine Velasquez, Moira De La Torre at James Reid ang mga original na hurado sa unang season ng Idol Philippines. Sa second season, sina Regine at Moira lamang ang na-retain. Pinalitan sina Vice at James ni Gary Valenciano at Chito Miranda ng bandang Parokya ni Edgar. Tungkol naman sa chikang hindi na mag-i-renew ng kontrata sa ABS-CBN si Vice. Kung totoo man daw ito ay naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Dumating na rin daw kasi sa punto ang Unkabogable star na ang gusto na lang gawin ay yung mga shows na nagbibigay sa kanya ng sense of fulfillment. Kumbaga, hindi raw naman lahat ang tungkol sa consideration, kundi usapin ito kung talagang gusto niyang gawin ang isang project tulad ng It's Showtime na sobrang mahal sa TV host. Ilang taon na rin daw itong walang kontrata sa ABS-CBN at so far, okay naman ang setup niya sa management sa kanyang show na hindi kailangang matali pa. And besides, dahil daw sa bagong partnership ng ABS-CBN, TV5 at GMA7, napapanood na rin daw naman si Vice particularly ang kanyang Star Cinema movie sa Kapuso Network at TV show sa Kapatid Station. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion, at kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pinutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.